So nagmask siya dito. Nagmask siya. Then napakakapal ng feather niya kasi kung titingnan niyo yung edges, sobrang smooth. So we are reacting to a video entitled Feel the Sounds of Kenya, created by a filmmaker called Siru. And on his Instagram bio, he said that, "Let's hear what the world has to say." So basically, this guy creates a video around the world and captures every sounds that he hears. Or let's say, this guy creates a video or film while creating a music at the same time. Wanna know why? Let's watch his video! And oh! Before we start, let me teach you a little trick on how to save a lot of space on your computer. Cause last week, I tried to back up my phone. And I saw that even its iPhone videos only is taking a lot of space since iPhone shoots .mov video files. And unfortunately, my hard drives are full and I don't want to waste some money on buying new things that are not my priority. So good thing that I have Wondershare Uniconverter, because by that, I don't have to worry about video file types that takes a lot of space on my drive, unsupported video file formats for my editing process, because this Uniconverter converts up to 1000 plus different file types of video, audio, and photos without losing its quality. And its conversion speed is really, really fast. You can also trim, crop, and burn your videos on DVD or CDs. You can also make GIFs from your videos, record your screen while gaming or making tutorials, and it also has free online video converter, so you don't need to download and install the software. You can get Wondershare Uniconverter for as low as $55.96 for an unlimited lifetime license. Okay, so let's start! Simulan natin ang ating reaction video kay Siru sa kanyang napakalupit na travel video. So, let's play this back. Yeah! Feel the sounds! Zoom in! Alright! Feel the sounds of Kenya! Let's go! Locals! Woo! Love the sounds! Whoa! Alright! Okay. So, una pa lang na goosebumps agad tayo, guys. So, review natin yung mga ginawa niya dito sa first part. So, yung opening shot niya, merong apat na locals sa Kenya. Then, nakasuot sila ng kanilang traditional na sinusuot. And, yung unang shot niya is gimbal shot. So, basically, pinadaan niya sa gitna ng apat na yon. Then, yung malapit dito, habang nandito pa lang yung camera, which is gimbal. Gimbal to eh. Galing doon, then pinadaan sa gitna. So, habang dito pa lang, blurred. Blurred yung title. Since nakafocus siya doon sa mga tao. Right? So, napahanga agad ako doon sa unang ginawa ni Siru. Okay? Then, nilagyan niya rin ang motion blur dito sa ano. Nilagyan niya rin ang motion blur yung mga tao. Which is really, really good. Since alam naman natin na the camera is moving forward. And as we can see, the camera is moving forward. And, syempre, yung focus is napupul. Since, papunta nga sa harap yung camera. So, yan na. As it moves forward, nagpo-focus na dun sa title. Yeah! Feel the sounds! Oh, di ba? Sobrang detailed. Merong sunset dito. Pero nilagay niya rin tong ano eh, flare. And, napakagaling kasi merong shadows yung title. So, galing. Zoom in. Okay, Kenya. Oh, may usok effect dito sa baba. Sabi yung mga effects na nilalagay niya, no? Usok effect. Usok effect. Wait lang. So, pwede rin yung usok effect na yan is kasi, di ba, nasa likod sila ng sasakyan. Then, habang nasa likod sila ng sasakyan, yung usok dun sa likod, baka dun niya nakuha yung effect na to. Yung effect na to. And, reverse nila yung clip. So, assumption ko lang yun ah, guys. Then, next one, nag-open up. So, parang yung ink transition, pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang siyang ink transition eh, ito. Nag-open up dun sa next scene. Okay. Tapos, wait lang, pakinggan muna natin yung sounds. Yung opening, meron ng sound ng wind. Then, choir. So basically, yung mga kumakanta dito is yung mga tao rin or locals dun sa Kenya. Ooh! Yeah! Rinig na rin yun yung mga sound effect. Pati yung paglagay ng text dito, may sound effect. Parang, whoosh! Yeah! Ganun. Okay. Oh yeah, yun na yung locals na kumakanta. Woo! Yeah.
Yeah. Goosebumps. So nakita niyo naman, he is obviously making music out of the sounds na nakuha niya throughout the place. So, simulan natin dito. Sorry guys, kung magulo yung pag-scroll ko. Oh, mula sa kumakanta, kumbaga yun yung vocals, then ito yung instruments niya, yung mga nangyayari sa paligid. So, yan. Hindi ko alam po ano yan. Corn that is falling down dun sa lalagyan. Oh, yun. Ginanon. Parang niya dinurog, tapos parang yun yung naging bass drum niya. Tapos slow-mo din yung pagka-ano dito. Kumbaga match cut. Yung unang shot is wide. Then, boom! Yung pangalawa is slow-mo. Close-up shot. Oh, match cut ulit. Graphical match cut tawag dun. Kapag different scene pero same ng ginawa. So, tumusok din yung lalaki ng kung ano man yan. So, yun. Para siyang tamburin. Okay, another instrument na ginamit is yung palakpak ng mga bata. Then may mga sigaw kung marinig nyo. Okay? Yeah! Ano? Woo! Grabe! Uy! Sige! Balik muna tayo dun. So, start tayo dito. Oh, match cut ulit. Nagtatambol yung unang shot. Then yung pangalawa. Palakpak. Then ito, tamburin na to. Basically, match cuts to create this kind of music. Kasi they're using yung mga bagay para gumawa ng music. So, and you can see the emotions of the locals here. That's sila masaya. So, naririnig niyo yung mga sinasabi ng mga locals, no? Para sa mga kanta lang natin dito, yung mga almost music! Yung mga ganung yung mga ganung pasok ng vocals, no? So, next. Oh, match cut! So, kita naman natin na nag-zoom in dun sa tao. Then, oop! Nilagay niya agad yung katawan ng... Ito. Nilagay niya agad yung katawan ng sa next frame. Then, nag-zoom in siya dun. So, minatch niya lang yung katawan ng dalawang tao. Okay? Slow-mo. Match cut ulit. Okay, pinagsama-sama niya na lahat ng music na nagawa niya. So, ito yung malupit dun eh. Yung ganong sounds. So, zoom out. Paano yun? So, basically, nakamask tong bata na to. Then, ito naman, pa-zoom out. Pa-zoom out naman to yung lalaki. And then, ito, pinaposition niya to. Position from left to right. And then, pag doon na siya sa position na gusto niyang ilagay yung bata, is slowly fade niya na yung sequence or yung scene na yun. Ayan. Kita-kita na yung buong clip. So, opacity lang yun, guys. And then, okay, yun ulit yung ginawa niya. Same technique. Pero yun naman, doon sa shirt ng bata, which is color blue. Kumbaga, tawag dito ay seamless transition using colors. So, blue sa blue. Okay? Galing! Galing ng pagkakamas dito. Okay. Wide shot. O, oh, ito yung sila yung nagka-choir mula pa nung kaninang simula. Yeah? Okay? Ooh! Galing! Mala 20k yung galaw na yun, ha? Very good. So dito, shot na to, nag-start na siya gumamit ng mga camera movements. Kumbaga, moving backward. Pinapakita niya lang yung mga gamit and places. So basically, nag-mask din siya dito and nag-opacity. Okay. Mask and opacity. Alright. Sa aeroplano. So kumbaga, yan yung kanya pag top view. Zoom in. Pasok naman doon. Next shot is sa road. Okay. Oh! Kitang-kita nyo naman yun. So, nag-mask siya dito. Nag-mask siya. Then, napaka-kapal ng feather niya kasi kung titignan nyo yung edges, sobrang smooth. Tapos, dito, hindi ko talaga alam kung paano ito ginagawa. Ayoko rin manood ng mga tutorials dyan kasi syempre, ginawa na ng iba. So, okay. So, yun.
zoom in sa mga locals. Faces. Alright. Woo! Kung papakinggan nyo talaga to, try nyo to panoorin, guys. Sobrang recommended ko talaga yung video na to. Try nyo panoorin without the visuals. Pakinggan nyo lang. Sobrang ganda ng... Hindi nyo alam na ginawa siya ng ganito lang. Kala nyo talaga totoong instrument siya. Pero the reality, yung mga bagay-bagay lang dun sa kanya yung ginamit niya to make this music. Okay? Kita-kita nyo naman yun! Tawag doon ay graphical match cut again. Nag-zoom in siya dito sa... Ano ba to? Nag-zoom in siya sa damo. Then, zoom out sa next shot. Damo rin. Para seamless yung cut. Oh, panning to the left. Okay. Speed drops. So, napakabilis ng cut niya dito, guys. So, nag-pan siya pa right. No, this is not panning. It's moving the camera to the right. And then... May baka. Then, moving his camera upward. Then, nag-mask na siya sa part na yun. Which is seamless din kasi same color yung bakuran and yung mga bubong ng bahay. So, next. Zoom in dun sa chapel. Oh, wait lang. Paano niya ginawa yun? Okay, masking din. So, kita-kita natin na nag-mask siya dito ang kapal ng feather. So, paborito-paborito niya yung technique na yun, no? Nag-zoom in siya dito. Kasi dito papasok yung next frame niya, eh. So, zoom in siya dito. Bang! Tapos, minask niya dun sa korte. Sa korte nung nakalagay sa ulo ng babae. Yan. Then, nag-zoom out siya. Yan! Alright? Oh! Sobrang love ko talaga ng detail shots, guys. Okay. So, basically, yun. Movement match. Moving to the left. Camera is moving to the left again. May mga bata, tuwang-tuwa. Oh, these beautiful faces. And then, speed ramp, moving to the left again. Wow! Smash cuts! Ayos! Ayos yun, guys. Wait lang. Balik natin dun. Ito yung gusto ko sa mga gumagawa ng music. Parang una, sobrang bilis ng flow, then biglang mag-stop yung music, tapos may magsasalita. Pakinggan nyo to yung sa bata. Yeah! Lupet! Nagpakita siya ng sasakyan, then nasa loob ng sasakyan, or kung ano man to, tricycle dun sa Kenya. Then match cuts. Different places. Tapos nag-speed drum siya. Okay, sa bass naman. Yung sinasabi ko, yung biglang hinto yung music tapos isa na lang yung naririnig. Kumbaga isang thing or personal yung naririnig. Sobrang cool ng technique na yun. So yun, match cut. Match cut, same ng shape. Dun sa kartilya and dun sa bilog na dinidikdikan nila kanina. Okay. Ooh. Guys, mag-earphones kayo. Sobrang ganda. Woo! Napakaganda ng technique na ginawa niya na yun. So, basically, parang sabi niya dito, tinataas niya na yung pacing eh, ng editing. Mabilis na, then tumataas na yung energy level. Tapos, yeah, different sounds. Tapos bigla niyang hininto. Then in-slow-mo niya rin kung ano yung nakikita mo. That impacts a lot sa mga viewers. Nag-goosebumps nga ako actually. Then, while sobrang slow-mo nung guy na nasa ere, pinapakita niya yung mga nangyayari sa surroundings niya. So, nagpa-flute. Okay, wide shot na nagpa-flute. Then, before, nung pababa na yung tao, since pababa na yung tao, so yung shot niya dun is pababa rin. So before that, yung shot before that is pababa rin. So, nag-mask. Okay. Boom! Detail shot ng paa. And then, ginawa niya yung alikabok as transition sa next shot. Look at that. Woo! Seamless! Tapos,
sa music naman, pakinggan niyo yung music. Pag pababa na, parang ganun. Pakinggan niyo ha. Then, after nun, meron kumakanta na bata. Then, sobrang crisp ng sound effects niya talaga. Now, pakinggan ulit natin. Grabe, sobrang detailed. Pagtalo na yun, pati yung galaw ng mga insects, kinuhaan niya talaga. Yung mga tao, yung mga nangyayari sa paligid. Padami ng padami yung sounds before siya bumagsak. Sobrang peaceful ng kanta na to ah. Ito ata yung ending niya eh, hindi ako sure eh. So yun, mga bata na yung kumakanta. Kung kanina yung mga babae eh. Okay. Gimbal shot. Mangroves. Woo! Kumbaga, parang tinatapos niya yung video ng peaceful. Sobrang sarap pakinggan ng mga boses ng mga bata, guys. Oh, nilagay niya parang stomp effect. So, nung mag-stomp na yung mga bata, naglagay siya ng earthquake effect. Ganito. Boom! Nice! Is it a drone? Or a gimbal? Hindi ko alam kung yung jeep shot na to or crane shot is sa drone or nasa gimbal. Pero, pwede rin nasa gimbal lang. Then, wide lens kasi yung gamit niya. So, okay? Ending shots. Satay lang. Wala na gano'ng movement yung ending niya. So, kita nyo naman guys. Kita nyo yung araw nyo dito. Kita nyo to. Parang nilagay lang talaga. Pero hindi ako sure. Pero, feel ko, kasi ginawa ko yan siya dati, may araw talaga siya dyan. Then, naglagay lang siya ng flare dyan. Kasi kita nyo naman, natakpan yung stick ng lalaki. Diba? So, wow! Nice masking. Roto! Okay. Alright. So, wait lang. Doon tayo sa ending. Ganda na ending niya. So, pinaglaruan niyo na yung opacity sa part na to. Different shots. And pinaglaruan niyo yung opacity. Fade out. Tapos doon naman, yung ginawa niya doon is parang to the right. Then, nag-opacity rin siya dito. So, yung camera is moving to the right. Naka-gimbal siya dito sa second shot. So, yun, nakasakay sa sasakyan. Tapos dito, wala na siya transition. Mostly, stills na lang. The child singing and nag-clap yung iba. Slow-mo! So, isa yan talaga sa nagpapasinematic ng mga ano eh, yung slow-mo. Bago mag-end, maganda magpakita ng mga slow-mo. Stomp! Slow-mo! Then, flare ng arrow. Oh, nakita natin yung emotion ng mga bata. Sobrang saya nila. Tumalon siya, then nag-smile. Okay. Natatawa pa yung bata eh. Kung papakinggan nyo sa audio, natatawa yung bata. Okay. Woo! Guys, nakita nyo ba yan? Itatayuan yung balahibo natin. Kasi actually, if nanonood tayo ng mga travel video, akala natin yung visuals lang yung napakalupit. Pero yung mga travel video na din, nadadaan yun sa music, guys. Pag right talaga yung sound effects, masasell out talaga yung video, guys. Nakaka-goosebumps, lalo pag naka-earphones kayo or malakas yung audio nyo. So, that's it! So, nireact na natin yung video ni Siru. I hope na okay lang sa kanya kasi Tagalog yung reaction ko. Gusto ko kasi talaga ma-explain siya ng maayos. So, amazing! And guys, thanks for watching our first ever reaction video. And expect to have more reaction videos to come. And kung may mga isa-suggest kayong mga videos na gusto nyong ipa-react sa akin,
and to analyze the style, techniques na ginamit, comment nyo lang down below. So, thank you for watching, and I hope that everyone is safe and having a great day. Bye!